what's up? Nagbabiyahe kami dito sa ganitong weather condition. Maraming mga dapat marami kang dapat gawin kung magbabiyahe ka ganito yung kasama yung panahon. Sobrang isno, madulas, so kailangan bago ka umalis ng bahay, ready ka. Ang mga kailangan mong dalhin, pala, bota, blanket, first aid. Yung mga blanket kasi baka biglang may mga insidente kasi pag dito sa daan na to, wala tong isa lang tong direksyon na to. Wala, there's no way out nga, sabi nila, wala kang ibang dadaanan. Kaya minsan yung mga tractor trailer nagpa-block sa kalsada, sinasarado nila yung kalsada. Kaya dun sa last gas stop, kailangan punuin mo na yung gasolina mo kasi 144 kilometers wala ditong gasolinahan. Dito sa lugar na to, walang gasolinahan. So, kailangan handa ka. Kapag ka napalahura ka dyan sa gilid ng daan, kasi yung unahang gulong mo kinain ng nadulas ka, yung unahang gulong mo kinain, diretso ka na sa ditch. Hindi ka makakaalis kung hindi mo papalahin yung isno. Tapos siyempre kailangan may dala kang ekstrang damit para warmer, para habang pinapalam yung isno hanggang sa makaalis ka. Yun ay sa mga kotse. Pero dito naman sa case ko, sa dala ko ngayon dito sa jeep, wala namang problema kasi may kompleto naman to, may winch, may mga dala kong gamit for recovery nito kung sakali. Pero sa mga magbabiyahe, kapag ganitong masama yung kalsada, kung di lang din importante yung biyahe, huwag nang tutuloy. Kasi napakadulas talaga, kita nyo naman, ayan. Halos, tawag dito, blizzard. Tapos madulas, walang traction, walang nagkakayot pa kasi Sabado ngayon, holiday. So, hindi ka makakita ng, baka swerte kung makakita tayo ng plow truck ngayon. Kung maghapon na ganito yung scenario, pakapal ng pakapal ng pakapal to. So, kapag makapal na is, no, tapos medyo matulid nga, medyo iba yung traction ng gulong. Ito namang jeep, hindi naman to naka winter tires, naka mud tires to, kasi hindi ko naman pinapalitan to ng gulong. Kung ano yung gulong, yun na yun all year round. So sa mga kakilala ko dito sa Canada, dito sa Alberta, palagi tayo mag-iingat. Dandaan lang sa pagmamaneho, drive accordingly, according sa road condition, saka hanggang sa kaya lang ng abilidad mo, kasi dito sa kalsadang ito, salubungan to, kaya kailangan medyo maingat ka kung magbaon ka ng maraming washer fluid at extra caution sa pagmamaneho. May kasalubong, medyo slow down. Then pakiramdaman mo yung traction ng gulong mo. Kung alam mong medyo madulas talaga, huwag kang magmatulig kasi mahirap din pahintuin at madulas nga yung kalsada. So yun lang ang payo ko, maging handa bago umalis, punuin ng gasolina, magdala ng mga blankets, warmers, just in case para kung sakaling may stranded, mamatay mga kina, masiraan, hindi kayo lalamigin sa paghihintay bago kayo ma-rescue. Kasi bago itong kalsada pa na to, pinaka mahirap dito sa kalsada na to, walang signal dito. Ang signal dito sa lugar na to, hit and miss lang. Kumbaga may signal pero makakapag-text ka lang pero hindi ka makakatawag, at bago makarating yung towing na pagkatagal pa, siguro maghintay ka ng 3 to 5 hours. Maraming namang hihinto para tumulong, para itanong kung anong kalagayan mo, kung safe ka. Pero, siyempre, hindi mo naman iiwan yung sasakyan mo kasi kailangan recover, kailangan kung sakaling may aberya. Palagi mag-iingat. Kung hindi importante yung lalakaran, huwag na munang tumuloy, ipagpabukas na lang. So, yun lang payo ko sa kapwa ko mga nagmamaneho dito sa Alberta na sobrang madaming isno. Palagi mag-iingat tayong lahat. Ako, hindi rin ako magaling mag-drive sa isno, pero kailangan kong i-drive, kailangan mong lakasin yung loob mo, at hindi naman, wala namang magaling magmaneho. So, loob ng 14 na taon na pabalik-balik ako dito sa lugar na to, maraming beses na ganito senaryo, hindi ko pa rin masasabi magaling ako magmaneho. Agang chamba
pa lang yan. Pag talaga dumulis yung gulong mo, napunta ka doon sa ditch, ayun na. Ayun, gaya nun. Pinawarningan tayo, wala na tayo sa linya. So, ayun, mga katribo, thank you so much. Have a nice day.